imposibleng na isang taon lang na kung kailan nalaman ni Attorney Paul yung pagkamatay ni Papa, saka siya mamamatay. Malamang dito may nagpaligpit sa kanya at malamang si Morgana yon. Sino kasama mo? Si Mama po. Kunwari, hindi ako kilala ng bata na yan. Well, this stops now. Ayoko na kayo makita ulit. Nung nalaman ni Garcia na nawala kami ng preno at aksidente yung dahilan, napaisip siya na malamang may kagagawa noon si Randy. So, pwede na yung Randy na yan ang sumabotay sa kotse ng AirPods mo. May kilala ka bang Randy Ruiz? Madalas yung sa club na pinagatrabahuan ko. Ikaw ba si Randy? Teka lang. Gusto lang akong linawin. May kilala ka bang Carlos Salazar? Ah, ganun ah! Sino nagpapatay kay Salazar? Bossing, ayun na si Tulis. Good. Wala na maigit ang baka single. Hindi niya na rin malalaman na totoo. Kapag nahanap na natin yung lalaki na yung dragon, siguradong malalaman na natin kung sino pumatay kay Tulis at kung sino nagpapatay sa tatay ko. Kung kaya mong ibigay ang buhay na binibigay ko kay Helen, papayag ako magsama kayo. Pero Ingo, nakikiusap ako sa iyo ngayon bilang ama. Ikaw na sana ang kusang lumayo sa kanya para hindi na kami mag-away dalawa. Bossing, sa tingin mo ba susundin ka ni Ingo? Sapat na ang sinabi ko kay Ingo na layo niya si Helen. Sa ngayon. Pero kilala ko si Ingo. Matigas sa ulo niya. Hindi makakatiis. Kaya tapusin niyo agad itong baril na yan para mapatay ko na si Ingo. Utol! Ano ba? Kanina pa kita inaabangan sa barangay hall. Problema ka ba? Nag-away pa kayo ni Helen? Utol, hindi. Okay kami ni Helen. Si Tito Victor. Nakikiusap sa akin kung pwede ko daw layuan na lang si Helen. Dahil wala daw akong may dudulot na tama sa kanya. Gusto ko naman to. Eh, dati pa naman niya kayo pinagbabawalan eh. Pero kayo pa rin ni Helen. Iba yung kanina, Tol. Nakikiusap talaga si Tito Victor na layuan ko talaga yung anak niya. Hindi ko daw siya kayang buhayin. At isa pa, baka hindi kayanin niyang mabuhay dito sa looban. Kagagaling lang niya sa Amerika at saka sanay siya sa buhay mayaman. Tol, ano ka ba? Di ba nakita yung ginawa ni Helen na protesta tayo? Tol, nagbuhat siya. Nagbilad sa araw. Sumigay siya ng pagkain. Tol, kung iiwan ka niya, hindi dapat noon pa. Pero tol, lahat ng yung ginawa niya, lahat ng hirap ng ginawa niya, na walang kaarte-arte, tol. Dahil mahal ka niya. Kaya huwag kang mag-alala. At saka, ganun naman talaga yung tunay na pag-ibig, di ba? Lahat, kaya mong gawin para sa taong mahal. Salamat, tol. Pinapalakas mo yung loob ko. Eh, tol, kasi itong bagong ka-textmate ko, tol, sobrang romantic kasi. Ito, ito. Tumatawag mo. Siya na yata. Hello? Ha? Ah, oh, sige. Oh, punta kita. Sige. Ito, tumatawag si Dragon Ball. May ipakita siya sa akin ngayon para kukunin yung pinapatarakit ko sa kanya. Hanggat hindi mawawala si Ingo, hindi matatapos ang problema natin. Tama ka. May isa demonyo ang taong yun. Pero isang araw, maiisahan din natin siya. Ang kinatatakot ko lang, baka matuklasan niya ang ating sikreto bago siya mawala. Huwag kang mag-alala, Morgana. Minamadali ko na ang armas na papatay kay Ingo. Tol, basta pagkabiglang dumating na si Dragon Ball, ako nang bahala. Sige, Tol. Ikaw ba si Junjun? Oo. Oh. Posible na may ikaw si Dragon Ball. Saan ba siya? Akala ko ba may pagkita siya sa akin? May nagutos lang sa akin. Sabi niya, puntahan daw kita rito. May pera at tatato daw na ibibigay sa akin. At sabi pa niya, malalaman daw niya kung sinundan mo ako. Ito na yung hinihingi niya. Po, Manong. Salamat po, Gui. Ang bayad mo. Hindi po. Napakatamis naman ng tadhana. May pagkakataon ako para tapusin ka, bata. Tol, sigurado ka ba dito? Eh, kanina patay pa ikot-ikot. Hindi naman nagpapakita niya sa Dragon Ball. Eh, baka naman inurungan niya ang trabaho, Tol. Nung nakita ka, natakot! Talasan mo lang yung pagtingin mo. Malamang mahanap lang ng timing yun eh. Maya-maya, tingnan mo. Magpaparamdam din yan.
Saan ang galing yun? Ay, Shuttle! Nakalang titik, saka lang! Matagal lang wanted itong si Dragon Ball, Ringo. Siya nga pala, salamat sa paghuli mo sa kanya. Umamin na ba siya kung sino nagpapatay kay Tulis? Ayaw pakawala lang ang impormasyon na yon. Magsasalita lang daw siya pag binabaan ang sintensya sa kanya. Hepe, ba't hindi pa natin bigay sa kanya yon? Baka kung sakasakali malalaman din natin kung sino yung nagpapatay sa papa ko noon. Hindi ganun kabdali yon. Public Attorney's Office lang ang makakapag-desisyon nun. Pepe, may gustong kumausap sa inyo. Oh, ano? Ah, excuse me, ha, Ingo. Sige. Tol. Magbantay ka doon. Abangan mo. Pag biglang dumating si Pepe, sabihan mo ko, ha? Ha? Bakit ang gagawin mo? Basta kailangan ko malaman to. Hindi ako papayag hanggat wala ako nang mapuha sa'yo. Sige na. Tol, ano bang ginagawa natin dito sa bahay ng Dragon Ball at nanggaling na dito yung mga pulis? Tol, sinisigurado ko lang. Baka biglang may nalampasan yung mga pulis na hindi nila nakikita. Daming talak dito. Tol! Ano ba yan? Ang hihihi mo? Tol! Tol, dito yung number mo. The Salazar Gun Company. If you know the local of the party you wish to call, please enter it now. Anong ibig sabihin nito? Hindi ko kilala ang Dragon Ball na pinagsasabi mo at wala akong pinapapatay. Ma'am, hindi lang para sa kaso niya ang pagkukwestiyon namin sa inyo, Mrs. Salazar. Pati na rin sa pagkamatay ng inyong asawa. Si Carlos? Aksidente ang ikinamatay ni Carlos! Ma'am, posible pong may nagpapatay sa kanya. At isa kayo sa suspect namin. What? Anong ibig sabihin nito? Walang hiya ka, Morgana! Walang hiya ka! Pinapatay ko si Carlos! Walang hiya ka! Wala akong kasalanan at hindi ko magagawa kay Carlos yon. Nandahil sa'yo, nawala ang ama ng mga anak ko. Nandahil sa'yo, nawala ang lalaking minahal ko. Para ano? Para kuhangin ang pera niya! Walang hiya ka talaga! Walang hiya ko! Wala akong kasalanan. Hepe, pakinggan mo ko. Pinagbibintangan lang nila ako. Morgana, hindi mo na kailangan magsinungaling ngayon. Alam na namin ang totoo. Ikaw ang nagpapatay kay Attorney Paul, kay Garcia, tsaka kay Randy Tulis para pagtakpan ang pagkamatay ng tatay ko para makuha mo kayamanan niya. Mrs. Salazar, may ebidensya po single laban sa inyo. Kumari po, sumama na lang kayo sa amin sa presinto at doon na lang po kayo magpaliwanag. Wala akong kasalanan. Hello, tita. I guess narinig niyo na nangyari kay Morgana.
Magkita na lang tayo sa presinto, Victor. That's where I'm headed now. I'm so confused. Bakit pinaniniwala ng mga pulis na hindi aksidente ang pagkamatay ni Carlos? At bakit si Morgana ang suspect nila? May lumabas daw hong ebidensya gawa ni Ingo. I'm sure gawa-gawa ni Ingo yan para makaganti kay Morgana. Yun din ang hinala ko, tita. Pero wag ko kayo mag-alala. Hindi ko hahayaang magtagal si Morgana sa kulungan. Tahan na, Mama. Nahuli na naman ang mga pulis yung salbahin si Morgana, di ba? Napakasakit sa akin na nawala ang papa niyo. Matagal din na panahon bago lumipas yung sakit na yun. Pero ngayon na nararamdaman ko, parang nawala ulit yung papa niyo. Mas masakit pa nga ngayon eh. Dahil alam na natin na may nagpapatay talaga sa kanya. At si Morgana pa yun. Kung hindi dahil dyan sa babae niya, dapat kasama pa natin ngayon ang papa niyo. Naiintindihan kita, Ma. At kahit ako napupuno ng galit kay Morgana, pero kahit papaano, mabibigyan na din natin ng hustisya si Papa. At hindi na makakatago sa pera niya si Morgana dahil sa ebidensya natin laban sa kanya. Pagbabayaran niya yung ginawa niya sa pamilya natin at kay Papa. I would like to request na pauwiin nyo na ang kliyente ko, Hepe. Iniimbestigahan pa namin si Morgana sa loob. Victor. Alam ko ang sinusubukan nyo gawin. Pinipressure nyo at nililito nyo ang kliyente ko para may masabi siya mali. Ang totoo lang, wala naman kayong kasong laban sa kanya. Circumstantial evidence lang hawak nyo. Kaya kung ayaw nyong sampahan ko ng kasong pang-aabuso ang departamento nyo, palayain nyo na ang kliyente ko, Hepe. Kaya nila kinwestiyon si Morgana dahil tumawag yung killer sa kumpanya natin? Paano nangyari yon? Frankline ng Salazar ang tinawagan ng killer. Marami pwedeng dahilan. Pwedeng may kasintahan o kaibigan ng empleyado. Pero hindi ito sapat na dahilan para madingin si Morgana. Paano yung Ingo na yon? Yung testimony niya laban sa akin? Pwede natin palabasin na may galit sa'yo kaya ka sinisiraan. Morgana, huwag mo nang pasamain ang loob mo. Victor has everything covered. Okay? Wala na tayong problema. I can't accept it, Ma. Pumunta dito si Anita at si Ingo sa pamamahay ko and they have the nerve to accuse me of killing Carlos? Well then, kasuhan mo sila, Victor. Kasuhan mo para madala ng mag-inang yon. Anak, paano ba nakalaya yan si Morgana? Ma, tumawag sa akin si Hepe. Ang sabi niya, hindi daw pwedeng ikulong si Morgana ng ganun-ganun lang dahil hindi sapat ang ebidensya. Eh, paano yung ganun-ganun na lang? Makakalaya siya. Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi pa tapos ang laban. At maghahanap ako ng ebidensya para makulong na yan at mabulok na siya sa kulungan. Tol, sigurado ka ba dito? Pag mahuli ka ng Morgana, ipapakulong ka nun. Tol, wala nang ibang paraan. Ito na lang sa tingin ko dapat gumana para makakuha ko ng ebidensya laban kay Morgana. Tara. Pagkating ka sa taas. Sige. Sige na! Ingat ka! Sige! Thank you.
Hindi kita titigilan, Morgana! Ikaw ang pumatay sa papa ko! Hindi ko pinatay si Carlos. Hindi totoo yan! Pinatay mo siya dahil sa pera niya! Kahit kailan, hindi ko magagawa yun. Dahil mahal ko siya. Oo, sige, sabihin natin mahal mo siya. Pero bakit hindi mo alamin kung sino'y pumatay sa kanya? Pero alang-alang kay Papa, aalamin ko kung sino pumatay sa kanya. At sigurado ko, iisa lang dito sa taga Salazar ang may gagawa niya. Paalisin niyo na si Ingo. Di ka pinigilan ni Morgana, Tol? Tol, hindi nga ako makapaniwala na sinabi niya mahal niya daw yung tatay ko. Eh, Tol, baka naman talaga mahal niya yung papa mo. Eh, wala ka naman nakita ebidensya laban sa kanya, di ba? Hindi ako maluloko ni Morgana. Wala akong nakita kasi magaling siya magtago. At isa pa, siya pa din ang number one suspect sa pagkamatay ng papa ko. Nako, pasensya na ho kayo. Wala po kasi anak ko eh. Ano po bang gusto niyo sabihin sa kanya? Ako na lang. Ako na lang masasabi. Gusto sana namin siyang makausap eh. Parating diba? Na rin ho yun, mamaya-maya. Tagal naman. Oh! Pasensya na. Ay, anak! Mga kapitbahay, anong kailangan natin? Makibalita lang sana kami, kapitan. Kung ano na nangyari sa kaso natin. Pasensya na kayo, pero alam naman natin siguro yung trahedya na nangyari kay Attorney Paul, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. May abogado na tayo at malamang inaasikaso niya na yun yan. Pambihira naman, kapitan. Maubos na yung palugit ng TRO natin, ha? Ikaw pa naman ang kapitan ng barangay natin. Na dapat yung loob pa lang inaasikaso nyo. Oo nga, kapitan. Sa tuwing pinapuntahan ka namin sa barangay hall, lagi kang wala. Dapat, teka lang. Teka lang! Pagpasensahan nyo naman ako, ginagawa ko naman lahat para sa komunidad natin, ha? Hindi nyo ako kailangan sigawan. Ginagawa tayo. Kung ganyan lang kayo, umuwi na lang kayo lahat. Wala ka namang kwentang kapitan to. Ginagawa ko naman lahat, ha? Anak, tama na. Tama na. Anak, alam mo. Tama rin yung kapitbahay natin, eh. Baka dahil sa kakahanap mo ng ebidensya laban kay Morgana, hindi mo na naaaskaso yung mga taga-looban. Ma, ginagawa ko lahat at hindi ko pinapabayaan yung trabaho ko. Naintindihan kita, anak. Alam kong importante sa'yo yan. Sa akin, kay Joey. Pero anak, hindi naman pwede na palaging tayo yung iisipin mo. Umaasa sa'yo yung buong looban. Baka mas tama, anak, na sila mo ni asikasuhin mo. Ma, tandaan mo, pag maayos ko itong problema natin, matatapos na din yung problema ng looban. Si Morgana ang may-ari ng kumpanya na gusto magpa-demolish dito sa looban. Kapag magawa natin yun at mapakulong natin siya, wala na tayong problema. Sana naman naiintindihan niyo ako. Bakit ayaw mo sampahan ng kasong trespassing si Ingo? Morgana, ito na siguro ang pagkakataong hinihintay natin para mapakulong si Ingo. Naisip ko kasi, paano kung tama yung sinasabi niya na may pumatay kay Carlos? Kung pipigilan ko siya, wala nang hahanap sa taong yun. Morgana, malinaw na malinaw sa police report na aksidente ang nangyari kay Carlos. Kaya huwag kang magpapaniwala sa kalokohan, Ingo. Gusto ko pa rin makasiguro. I owe that much to Carlos. Morgana, hindi ako sibilin. Kaya hindi mo kailangan magpanggap sa harapan ko na nagmamalasakit ka sa pagkamatay ni Carlos. Siguro, ikaw pa ang pinakamasayang tao nang namatay siya. Dahil sa wakas, sa'yo na mapupunta ang lahat ng meron si Carlos. Ginawa ko lang yun dahil ako ang tunay na asawa. Kesa mapunta kay Anita at kay Ingo. Handa akong ibalik lahat ng kayamanan na yun. Mabuhay lang ulit si Carlos. Because mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Sa pala ang dahilan kaya hindi mo ako matutunan mahalin. I'm sorry, Victor. Pinilit kong gawin. Pero hanggang ngayon,
ito pa rin ang nararamdaman ko. I hope you understand. Ipahanda ko na yung mga papeles para may transfer na yung titulo ng bahay ninyo kay Eugene Salazar. Salamat. Tumawag si attorney. Nabigyan na daw ng korte na extension ng TRO para sa looban. Hindi na daw matutuloy ang demolisyon. Nakausap ko siya kahapon. Then biglang umiyak. Ang dami raw niyang pinagsisisihan. Ngayon nawawala siya. Mukhang malalim ang problema niya. Makipagkita, pero hindi niya kayo sisiputin. Paano pagka may nangyari lang pala sa kanya, kaya hindi niya kayo napuntahan? Naisip ko lang po na ako po magpatakbo ng kumpanya natin. The company is all I have left. So, hindi pa ako handang bumitaw. Paano yung bossing? Ayaw. Kailangan natin ituloy ang proyekto natin sa looban. Pailalim natin bibilihin ang Salazar. Pinaglaban ko lang ang taga-looban, Kapitan. Bagay na nakalimutan mong gawin! Marami tayo! Thank you.